Beats. Sa Circa Bar, sa pagpapahirap ng venue natin, Crown Manila, Pastry Bay po, syempre, Zypher Philippines, maraming salamat. Yeah. M Cars PH, maraming salamat kung gusto niyo nang mabilisang proseso ng sasakyan. Sa Auto Beats, Taragista Koyaki, maraming salamat. Sa Blacksmith Jewelry, na sponsor ng championship ring natin. Sa Kinahon, syempre, kay Christina Mariska Away, shoutouts din sa'yo. Eto, Pedestal 3 Tournament, sa kanan, galing pa ng Marilao, Bulacan, mag-ingay para kay Prince. Yeah! Yo, Prince. Sa kaliwa naman, galing pa ng Cavite City, mag-ingay para kay Mirage. Yeah! Yo, Mirage. Nag-cointos kami, pinili mauna ni Mirage si Prince. Time limit nga pala natin dito, hanggang 3 minutes, Pedestal Tournament. Unang banat para kay Prince. Fuego 2, pakinggan natin. Ang lakas ng Pedestal line up! M-Zite, wala kang kasing. Napabattle mo din, pati yung tito ni Chito na nagtatagalog paglasing. Putang ina mo, Robert Bolick, kamusta? Body bag si Prince. Tarantado! Mukha ka magtatanong ng what country is this? Master nyo to? Paano naman ako? Tingin nyo agad sa kanya, nakakaangat. Nung nilabas nga yung poster natin, ang unfair lang kasi panalo ka na agad. O baka naman feeling Diyos, kaya sinasamba ng lahat. Tamang sa prinsipe ka tinapat dahil tingin ko sa'yo'y kawal na nag-aalagad. Tungkol sa pulo, nanay kong nasa ibang bansa, estado sa buhay, pambabastos, body shaming, girlfriend kong pangalan ay Jeya. Yan laman ng info mo. Sabay mamimiloso po, may mamulti, tas sundot ng tito jokes equals master ng lahat. Lagi niya yung inaangas. Ewan ko ba kung ba't ganun. Kasing wak mo si Kata na gumagamit ang achievements ng iba para kalaban mabaon. May bagong batas na bawal magyabang pag di cum laude? Bakit? Si Casper Kabachong, ako kaya kong sabihin sa harapan ni Mirage na bawal magyabang pag di kampiyon. Sa underground scene, lagi niya sinasabing undefeated daw siya. Tama? Kaya nga master eh. Palaging ine-entry. Ah, putang ina, idol naman pala. Sige, kunwari di ko napanood yung Mirage versus Lemmy. Porket walang views yung battle, mga tao, ginago. Pangalan po ng liga, Hideout. Kaya yung talo, tinago. Di uubra sa akin, technique mo na pang old school. Kung tinatago mo pagkatalo mo kay Lemmy, then Lemmy expose you. Di porket wala masyadong nanonood at sunod-sunod panalo mo, doon ka na mag-i-stick. Huwag ka feeling sick, magkaiba yung undefeated sa merong winning streak, tarantado! Undefeated ako! Wala daw siyang katama-tama. Ayos! Yun ang kanyang inuulat. Humaharap siya sa inyong walang galos pero di nyo alam nasa likod niya yung mga sugat. Gustong-gusto mong makalaban si Vergel simula nung tinalo niya si Boy Baha. Sa'yo nagago, wala namang umaagaw. Kaso delikado ka dun, tanga galit yung sa magnanakaw. Oops! Kung inaakalan yung sa kapwa rapper siya ng upit,
Hindi man. Kung yung iba galing sa foreign, yung iba naman sa stand-up comedians, ano? Tingin mo ka! Inimay ko, pagka-rapper mo, anong ire-rebat mo, tol? Yung linya mong, sa taba mong yan, pang nagsnatch ka, di ka makakatakbo. Wow! Galing nyo kay GB Labrador! Search nyo, try not to laugh with GB. Anyari, master, GB? Humihina na kukote nitong gurang na puro hype. Humihina na kukote nitong gurang na puro hype para lang madagdagan na sa memory niya kailangan pa ng gigabyte. Pero hindi, huwag niyo akong paniwalaan gago. Baka nagkataon lang. Meron pa rin naman itong mga barang nakakakwela. Katulad nung mukhang aso na nakapatong sa amo. Nakakatawa talaga yun. Grabe si Alex Calieja. Tanginan to! Witty mag-joke, ulul! Ang corny mo, gar! Sira moment mo, par! At kung tatawanan niyo pa rin siya, premise guys, marami pa niya sa comedy bar! Galit na galit ka sa mga nagka-cut words kay Hespero mo binanat. Keso naghahanap ng palaka. Sa palakasan, ha? Ikaw lang nagsabi nun. Hindi sinong nakahanap. Palaka? Puro buhokan niya pa. Sabog ata to. Hoy! Nakakoka ka ba? Tanginan to! In-expose na kita ng walang hassle. Para sa akin, mani pa to. Naging creative sa pagsilip ng angle. Ibang klase, mani pa to. O puro cut words ba? Walang pinupunto ko. Ayaw mo sa naghahate. Katana pa man din gusto mo. Kaya sige. Sigawan mo na ako. Takutin at hamakin. Pero kahit gumamit ka ng tandang padamdam, di ka magiging bantas sa akin. Anong banat, Mirage? Yung matabang ng snatch, tapos hindi makatakbo, pag nailabas mo yung pweba nun, talo na ako. Pati pag nakagad! Kaso wag na! Si Prince ka pala, di nga, hindi halata! Kala ko pag Prince, hindi na pala ka! Kahit di napatawa, yung sumpa mo sa mukha, nakadikit pa talaga! Pag kinikis ka ng prinsesa, tikom yung bibig, nakapikit pa mata! Isipin mo, prinsipe ka, tapos mukha ka lang extra nakawal. Di siya inaakit sa castle kasi wala ka daw kwenta nakawan. May 10 siyang alalay, pag 30 allowance. Battle ng battle, tapos 20 kalakals. Bumabattle to rekta sa kalye, pag nagutom, rekta sa lamay. Nung sinabing lalaban sa motos, kala niya si M-Site kaaway. Pero kung away nga usapan, kaya mo lang upakan, merienda sa bahay. Pangalan pa lang, Prince Halatana. Piling Reyna yung nanay. Pag may regla ang taray, nagpapatira sa puwet basta may pera si tatay. Pag walang pera pang renta, benta pang anay. Tagapagmana ka na sana, kaso di ka feel ni King Badger. Anak ka lang daw ni Tika's Queen sa dispatcher! Panay TikTok Reels, wala pa rin budget. Baka mala sa public, try mo i-private. Kaso wag ngayon, mamaya na. Speaking of mamaya pa, yung salitang mamaya pa, binars niya sa mamaya pa. Ang kaso 5 beses na yun ginamit ni Ultimate, walang yaka! Ginaskas na nga ni Ultimate yun para yung magla-line bite mahiya na tapos babanat ka pa ng mamaya pa. Ano, di mo ginawa yun? Di mo ginawa? Antindi mo naman. Eh yung pedestrian lane ni Balakid, kaya mo ba panindigan? Yung kay Balakid, bawat linya inapakan parang pedestrian lane. Sa kanya naman, bawat linya tinawid parang pedestrian lane. Tangina, nakakahiya ka. Yung originality napapahiya na. Anong idadahilan mo? Si Balakid, di mo kilala. Yung mga linya ni Balakid, nagawa mong itawid sa battle. Kaso alam mo kapalit, yung sakit na babalik, mas galit pa sa cancer. Yung application mo dito, inalaw. Mabait pa si Master. Para sa'yo, pinadali pa requirements. Pero tandaan mo sa option yung allow. Malapit lang sa cancel. Time. Pangalawang banat. Tangina! Yung mga dati kong linya, pinuna niya. Yun ang tactics ba? Oo, mangolekta ng luma, yun ang antics niya. Galing ng lolo ko ah! Nagbabar sa lolo ko ah!
Yan ang lolo ko. Ang ina na ito eh. Debut battle ko, tinalo ako ni Etz na mukhang duwende. Sa engkanto nakipagbuno gamit piyesang hinanda. Ginalaw ko yung nuno sa punso kaya ako namatanda. Hoy gurang! Naalala mo pa ba nung nag-spit ka ng round tumunon kay Moises bago niya hatiin yung dagat? Nung nag-away si Cain at Abel, ikaw yung umawat. Ay nantoy, wala akong masabi. Grabe ka brother. Iba ka chong. Alam niyo yung lasaper? Panadero siya dun. Di na makatotnak ng babae! Kasi nirarayuman na yan. Para makadali, gayu-gayuman na lang. Tangin na kasi nito eh. Kaya itong OFW ng UAE, puro kalibugan pambabastos ang tema niya. Nang ibang bansa para sa pamilya, o baka nagtago ka lang naman nun kasi may minoles. Tsaka, nung nanghalay ng menor, siya'y lumipad. Nung nanghalay ng menor, siya'y lumipad. Siya'y naglubay. Pagkatapos, baunan ng madiin at ang Dubai, kanyang pinina. Alam niya kasing illegal ginawa niyang paputok. Ayun, goodbye, Philippines. Kaya nga, naging waiter ka sa Dubai, di ba? Oo, naghahatid ng order. At dun niya na pangasawa si Rosemary. Isa ding overseas Filipino walker! Habang sa trabaho ka kumakayod, iba kinakalabaw niya. Talento ng misis mo'y telekinesis kasi nagpapagalaw siya. Yeah! Hilig niya magpagangbang, ayaw niya sa one guy. Pare, she wants three. Sabay sunod-sunod yung insert parang ticket machine sa MRT. O bakit, G? Bakit, G, nandidiri ka sa asawa mo? Kuwang-kuwa mo inis ko. Wala kang karapatan kung ginagawa mo din yan sa sarili mo mismo, diba? Diba? Kasi real talk, master, hindi naman sa pantatarantado. Pero dati na akin na pinapanood, aminado. At sa eksena, ikay aking respetado. Idol ka namin lahat, alam mo yan. Dahil sa rap skills at sipag na ginawa mo. Pero sino mag-aakalang nasa likod ng isang mirachi pinupitan pala ng Arabo? Para di maging dukha! Yun ang napili niya na hassle. Sagarang ka rin kung tsumo pa! Kunwaring nagbubuhat ng barbell. Tinatamuran ka sa mukha! Bilang energizer mo sa battle. Astang tigasin yung acne mirage. Pang facial lang pala tong master! Kaya, di niya na nasikmura. May kontrata pa siya sa Dubai. Umuwi na tong ampaw. Nag-advance ng sahod sa amo niya. Tas di na bumalik. Ang paala, magbabasketball lang daw. Basketball pagkasahod? Putang labo, Mirage nag-crossover, bumale, iwan yung trabaho. Kaya lab na lab ka ng mama mo. Kitang-kita naman sa mga gestures. Sa takbo ng buhay, ayaw kanyang mabigo. Kaya siya na lang yung nagka-kidney failure. Patay! Hi, Tita Bebe! Ay, mali. Hi, Tita Bebe! Ang galing-galing po mag-rap ni Mirage. Ibang uri pag ganito. Punta po ako sa puntod nyo para sabihing nagmumulti anak nyo. Pag nandun na ako sa lapida mo, tita, ako'y bubulong lang po. Tapos, uupo ako. Sabay, ukit sa bato. Buti nga sa'yo. Nung namaya pa nanay mo, COVID days noon, bawal siyang ma-expose at dun yung galing intro mo. Nung namatay yung nanay mo, COVID days noon, bawal siyang ma-expose. Dun galing intro mo sa pagkata. Nung dineklara siyang patay, sabi ng doktor, body bag na agad! Kaso wag na! Si Mrs. Zapanta yung patay? Puta, tabingi mo ka. Respeto sa bangkay! Ano, masakit? Puro pandadamay sa buhay? Sige, bumuelta ka sa akin! Patigasin ang bunguto. Etong gurang wala ng hangin! Pakicheck nga po yung pulso. Patay na nga siya at alanganin! Pagkat aking pinunto, lahat rekta sa damdamin! Atake sa puso. Time. Walang banat, Mirage. Atake sa puso. Telekinesis, wala, puro gamit na. Nag-champion ka na't lahat, wala ka pa rin sa radar. Puro pangungopia sa paligid, kaya di ka namamataan. Pa-prince-prince ka pa, di ka naman siguro tangapar. Hindi ka namin kilala, baka prince ka sa Qatar. Paborito niyang i-rhyme, the best Brad, nice Brad. Ayos, Brad. Ang dami mong Brad. Ano pa sinalihan mong prat? Lahat ng battle mo, puro ka, Brad. Nagbablog pa to, nagtuturo mag-drugs.
Pag ginulpi kita dito, yun ang purong kablag! Rapper na puro satsat! Inuulit mo lang yung mga bars ng mga unang nag-rap. Pwes ngayong Marso, sa Puego walang bangkerong hadlang. Masasobrahan to sa sunog parang bumbero pag yung preno tanggal. Yung bibig nito wala rin preno, malapeptok, puro kwento dagdag. Ibabaksak kita sa torneo na may swero tapos ang pwesto hagdan. Kala mo talaga pang bugbugan? Nakikipag-agawan ka pa rin ng trono? Bakit naubusan? Si Karisma kasi hanggang ngayon yung pulo pinunuan. Kaya itong tumata yung champion, wala pa rin upuan. Malamang sa pulo, pinagtripang ka nung finals. Binigyan ka ng titulo na di malamang sang island. Kaya pala yung boses nito, nakaririn din ah. Pag may tatawagin sa malayo, siya lagi nagpipresinta. Pansinin niyo si Prince pag mag-i-spit na. Pinipilit niyang isipin, galit siya. Para pil na pil, nanginginig pa. Parang tae na pinipigil para may gigil yung noo, iipitin sa gitna. Tapos yung mata, lagi nakatutok. Ako yung OFW, pero siya yung mukhang may pasalubong. Nilalabas yung pupil, akala mo guro. Kunwari matapang yung mata pang sugod. Nilalabas yung eyeball para makatusok. Kala mo talaga magaling porkit na nanalo na. Mga natalo mo puro banulang tsaka bago pa. Si JN natalo mo lang din kasi gago siya! Kundi lang siya nagkalat, edi sana wala talo ko talaga JN. De, joke lang. Kung handa talaga yon magkakatalo na. Kasi para ka lang pandakot, pag kalat-kalat, nagpapanalo ka. Paborito niyang bars, yung ulo ng balita, sabay connect sa headline. Yan yung paborito ng mga wordplay first time. Lahat ng salita, kahit wrong way, i-wordplay, tapos OA yung end rhyme. Lahat ng karakter, papatosin, kala mo hentai. Kada buwan may battle, turna, pati vlog ginampanan. Yung karera pang Olympics, talagang pinaspasan. Pwes kahit gano, kadami, mo pang nilampasan. Taguro sa pedestal, ako pa rin ang nag-iisang daan. Time. You know, tang ina, putang ina, galing talaga ng lolo ko ah. Dinadami niya pa yung kasing kulay niya si, ano, si JN, yung tisoy. Di ba mag-best friend kayo noon? Banding nyo magkutuhan sa kuta, tapos lagi kayo naglalaro, ano, turukan gluta. Eh di ba parehas kayong malibog noon na magaling Kasi di ba dinadamay, rebat lang ha, kasi di ba dinadamay mo yun, parehas kayong malibog, tapos matanda, tapos magaling kayong mag, ano, mag-multi. Di na rhymes, kimpre, multi. Kasi yung silang dalawa, grabe mga multi niyan. Mga tito na malilibo, gawa kayo grupo, ano, multi-gang, mga ganun. Ang inan to eh. May kasabihan ng matatanda! Ah, fuck, sorry. May kasabihan ng matatanda! Sorry. Next line. Motos game! Game! Sa mga hindi po nakakaalam, ayan, active po sa church ang ating active po sa church ang ating brother na si Brother Mirage. Ayan. Come on, tingnan nyo. Ayan ah. Tingnan nyo guys, in Jesus name. Ayan. Kuy may ingay, magdadasal to eh. Pastor. Aside po sa pagra-rap, nagsishare po siya ng words kapag bored. Slant yung mga rhyme, pero straight to the Lord. Hipokrito! Puro kakamanyakan, tapos biglang madasaling ka, boss. Ano yan, 4-bar setup ng kantutan, tapos yung punchline, sign of the cross. Sabi mo kay Hespero, kapag nasa simbahan, dapat puro papuri sa Diyos. Pag nasa labas naman, dapat yung puri durog. Aba, may schedule. Kapag ganun ba, valid na?
Bali, Monday to Saturday, nasa impyerno ka, tas Sunday rest day, kaya nasa langit ka. Kahit balibalik ta rin pangalan mo, walang matimbang. Mapamirad sa battle o jiram sa simbahan, tangina mo, ikaw pa din yan. Tangina kasi nito eh. Pasalamat ka, di ako nag-focus sa'yo. Pero pag tinutukan kita, pangako di ka makakasabay. Oo, pag tinutukan kita para kang sumasambang Kristiyano, mapapataas ka ng kamay. Parehas lang tayo ng Biblia. Pero sa dasal, magkaiba yung ikaw at ako. Kasi yung Our Father ko may let there be light habang pinatay yung sayo. Ayoko na ang damay nanay mo. Kasi mahilig to mag-gitara. Feeling niya lahat ng babae sa kanya kinikilig. Di pa nag-i-stram, puta, nakapikit na, tas tumatabingi pa yung leeg. Pag siya pumwesto na, swabe yan aba. Tatayo pa talaga. Aayusin yung panga, tas papatong yung paa. Teo, 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 teneneneo, teo, teo, teo. Puta, grabe maghasik. Yung lagi mong tinutugtog kasi yung airmat mo gusto mong magbalik. Aray! Wala ka na kasing kasama sa buhay. Nakaraang New Year, tamang watchings ka sa fireworks ng kapitbahay. Oo, nagmumukmuk to mag-isa. Parang movie trip ng Pornhub kasi nanonood siya ng paputok ng iba. Kaya nga nang bababae na lang to eh, para may kasama sa kanila. Grabe, daig pa si Bugoy na Kuy-Kuy. Sakto sa daliri, yung kasama sa ginhawa. Kala mo taga Leyte kasi puta, limasawa. Kasi may asawa ka na sa Dubai, may kabit ka pa dito sa Pinas. Aba, doble-doble, sir. Mukhang kano na may karelasyon sa ibang bansa. Ano yan? Foreign affair? Gago! Ang ina kasi neto, di kasi alam neto yung batas. Kaya... Hindi kasi neto alam yung batas. Kaya di na ako magtataka kung bakit meron kong anak sa labas. Relihiyoso ka, diba? Diba? Hindi ka pa rin ba nakatunog? Alam mo nang malaking kasalanan yung sex outside the marriage, tas pinutok mo pa sa loob. Ano na, Jerome Zapanta? Kawawa yung bata. Di lang to nagkataon sa utak niya ay may tanong. Yung tamod naging Zapanta na dapat pinutok lang sa pantalon. Ano? Tangina kasi neto eh. At kung... Ako, pasensya na. Kasi Miraj, maling-mali ka nang hinamon mo. At pasensya na kung yung buhay ng anak mo sa labas, pinasok ko. At kung sasabihin mo pa din na, walang mali doon, hindi. Tangina kasi na ito eh. Etong gago, puro mema. Sagot ko dyan ay dead ma. Guys, pinaglalaban pa rin yung mali o parang abogadong mukhang pera. Itong... Haligi na gusto mapunta sa impyerno, pues, flamethrower, through wall, pastor, game over, too small. Bobo ka ba? May sasabihin nga pala ako. Yung pinutol kong kasabihan ng mga matatanda! Oo, sinadya ko. Round 1 pa lang, pinredict na kita. At yun nga, ginawa mo. Alam kong sisitahin mo yung pag-choko. Kaya tinaya ko, pati pato at ang kasabihan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Antay, muling banat, Miraj. Puro ka patay na yung magulang. Pahiya ka ngayon. Yung mga magulang ko na sa Manila, chill na chill, nakahiga sa ataol. Tournament na sa'yo to. Sa akin, tol, practice. Para ka lang museo sa Manila, walang bago, puro antics. Di ba ganun ka mag-pronounce? Yung titulo mo sa pulo, hanggang ngayon, nakakilaks hearties. Bibigay lang daw sa'yo yun pag wala ka ng Pampers. Tingnan nyo yung mata, mukhang parati batak. Paano ka dadalawin ng antok? Lagi ka nasa labas. Buwan-buwan bumabate lang habi mag-copy ng bars. Mas marami pang arte kaysa sa binahagi na arts. Sabi niya kay ETS, baka sabihin mo, probinsya ako, tapos ikaw, Manila Brad. Pwes mas delikado pag wala sa metro ang nilalabas. Puta, tinira mo sarili mo, tapos nirebat mo din. Tangina yung rebat, ina-advance. Kung baga di ka pa nagtatay, umiinom ka na ng Diatabs. Anak ni Manda kay Laksaria, mandaraya ka! Laksaria. Nakaready na yung ire-react kahit irrelevant, ire-rebat, makadaya lang. Mga sulat, nakasetup, mayroong pandiagram na pinagyayabang.
Kaya pala mukhang mabigat yung bato kasi dinadiagram. Finals ng pulo, yung nanay dinala sa labanan. Talagang binabantayan kahit binata na yan, pero pag binanatan ko yung nanay mo, yun ang inaabangan. Proud kang mamas boy? Awit yun! Bumabattle ka habang yung nanay mo nangangawit doon? Ang tanda ng anong tao, ikaw pa nagsabi noon. Tapos ginawa mo lang chopper ron. Ano yung bars ka ng bars habang bit-bit niya bagahe mo? Pawisan mga MC kasi ang init sa venue, grabe ka. Nagulpi mo yung kalaban pero nanay mo pa rin yung naka-body bag. O diba? Tangina, huwag ka na tumanggi. Tangina, aminin. Prinsipe pero yung nanay, inaalipin. After ng battle, si Prince piling na piling. Ang napiling kapiling, kalipin. Habang yung nanay sa gilid tahimik, galit na katitig. Pinipigil sabihin, dalin siya sa klinik. Dapat sa nanay mo, bigyan ng award. Suportang tunay. Buhay pa rin kahit yung buhok may tumutubo na gulay. Lubog na yung bungo, tapos yung dugo namuuna sa punjay. Sa nanay nito, yung anak nyo, ubod ng husay. Kung talagang mahal nyo to, bago ko to ilibing ng buhay, mauna na po kayo sa hukay. Ay. Pagkain tayo mag-iyan para sa laban. Motos Battle League, Fuego 2, Pedestal 3 Tournament. Mag-ingay pa kayo isang beses para sa laban na yun. Siyempre gusto ko magpasalamat sa Circa Bar para sa pagpapahiram ng venue, kay Pops Dadop, kay Paring Jack, the 100%, siyempre sa mga South Coast Crown Manila, Hype Beat, yan, kay Paring Victor, Cyber Philippines. Boto ng Urado, mag-a-advance sa second round, 5-0, mag-ingay para kay Mirage. Shoutouts kay Prince. Mr. Prince. Master, yun, shoutout ko lang, kasama ko, family ko, thank you sa pag-support. Thank you sa girlfriend ko, sa kasama niya si Sofia, sa mga tropa, yung tako makalik. Siya kay Master, isang karangalan. Tsaka ano, pares kami talo sa 1 minute. Yun lang. Ayun, shoutout daw kay Good Kid pag nanalo ko. Hindi ano ko daw eh. Shoutout kay Jim. Shoutout kay Kilua. Kay Hex Magus. Kay Prince. Kay Itis. Itis. Kay Calix. Shoutout sa lahat. Dito kay Santi Dian. Kay Itis. Salamat na, salamat sa battle. Yo, Da Vinci. Sobrang hirap ng battle kasi round 1 para sa akin, meron akong points. Nag-point system ako kasi syempre tournament to. Hindi ko na binase dun sa oras kasi parehas naman ang silang tingin ko na naglalagpas sa oras eh. Kumbaga, binase ko na lang by punchline. So, sa round 1, nakakuha si Prince para sa akin ng 11 points. Punchline, sa round 1 ni Mirage, nakakuha siya ng 9 points. Sa round 2, si Prince nakakuha ng 10 points. Sa round 2, nakakuha si Mirage ng 11 points. Sobrang dikit nun. Yun yung pinakadikit na rounds para sa akin. Although, maganda yung construction ni Prince dun sa round 2 niya. Nabasag kasi na nabasag dun jokes ni Jerome. Tapos sa round 3, dun na lumamang ng todo si Mirage. Pumasok yung rebut ni Prince. At the same time, pumasok din yung sobrang trip na trip ko yung rebuttals ni Mirage na sobrang chill nila sa Manila, nasa loob ng katawan. Sobrang lupit nun. Ang points ko, 9 points kay Prince, 13 points kay Mirage. So, boto ko round 1 kay Prince, round 2 kay Mirage, round 3 kay Mirage. So, ang last na battle na yan. So, yan, Cass. Binoto ko si Mirage. Round 3 lang nagkatalo, sa totoo lang. Yung round 1 at round 2 ni Prince, kala ko kanya na talaga eh. Pero, grabe yung ginawa ni Mirage dun sa round 3. Tabla lang naman yung 1 at 2, pero yung round 3 ni Mirage talaga yung nag-seal ng deal, nail in the coffin. Kaya yun, Mirage. It's Taoma, round 1, sobrang dikit yun para sa akin. Para sa akin, makukuha yun ni Prince kung hindi siya nagkalat, kung wala siyang stutter. Dahil sobrang linis ng performance ni Mirage. Pero dahil sa stutter, naging tabla siya. Round 2, malino yun para sa akin kay Mirage. Mas malinis din, tsaka mas pasok yung mga comedy na witty, tapos yung mga ano rin, mga angle, sobrang alam mo yun, hindi mo mahanap sa ibang MC. Tapos sa round 3 naman, ayun, para sa akin din,
Mirage yun. Dahil siguro ano rin, yun, sa ender din nila, hindi naman din ganun masyadong nakaka-apekto sa isa't isa, kumbaga hindi na su-switch yung momentum. Pero, men, malaking-malaking props kay Friends dahil, alam mo yun, sobrang laki na ng improvement niya. Lalo yung mga jokes niya, tapos yung mga witty na line, tayo namin. Promise, mas may ilalakas pa yan. Congrats, Mirage! Props sa'yo, Friends. Mirage, Eds. Yo, Archer, pakyo kayo, may sarili ako mundo. Hindi, judge pala ako, no? Ano ang tawag na ito? Binoto ko si Mirage all 3 rounds kasi para sa akin na solid yung mga rating ni Prince kasi ano eh, putang ina na siya, kaka all 3 rounds. Kaso nga lang, ang kinatalo niya is yung overtime siya, men. Tapos ang ano naman, para sa akin kay Mirage all 3 rounds, tang ina, inaabangan ko talaga yung multi niya po, ano. Kasi napanood ko na si Mirage ilang beses eh, kaya lahat ng banat niya pasok. Tapos sumakto pa ng kada round niya, 2 minutes lang. Tapos yun, basta sa akin all 3 rounds, Mirage, props kay Prince. Yeah. Yo, therapist, Boston Music, lokalidad. So, una sa lahat, don't get me wrong, ang lakas ni Prince, walang duda yun. Nagulat din ako sa kanya kasi first time siya mapanood ng live, ang lakas niya. Kaso nga lang, tournament to, nakabantay kami sa oras, nakita namin talaga na all 3 rounds overtime siya. So, para sa akin, hindi po pwede yung ganun kapag tournament. Then, punta naman tayo kay Mirage kung bakit siya yung binoto ko kasi yung comedy niya may talino. So, dun, yung comedy niya, naka-wordplay, maayos yung paka-deliver. Although, medyo hindi siya ganun kalagkit mag-rhyme. May mga rhyme siya na hindi pasok, pero sobrang effective niya sa laban na to. Tingin ko yun yung pinaka-inihingi yung battle eh. Yung style niya kontra kay Prince, kaya ganun nakuha niya yung battle na yun. So yun, therapy is peace out.